hindi sungay, Maria Clara, kundi pakpak. Yes! Gusto ko yun. Ikaw dahil... Paanin pa ako ng demonyo niyan? Demonyo? Ikaw yung demonyo. Lalo. Diyos na din nga. Papatay ng tao, tapos pagpapalain ng Diyos? Anong kadimonyohan niya? Sige nga, damaso. Ayan, hello guys. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Another day for us to react to Maria Clara Tibara. Episode 47 na tayo. And bago tayo mag-start, konting shoutouts muna sa mga kaibigan natin. Mga top comments natin kahapon. So first in line, si Royal Blood Demigod. Sabi niya, ang sarap sa pakiramdam na unti-unting nagiging bukas at tumalawak ang pag-iisip ni Maria Clara dahil sa impluwensya ni Clay. Medyo mabay yung ano niya, comment niya, pero yun, maraming salamat, Royal Blood Demigod. Yun din yung naisip ko, lumalawak yung pag-iisip ni Maria Clara. And maganda yun kasi, di ba, parang yun yung frustration natin before, na kawawa yung mga tao before, including Maria Clara. Pero dahil kay Clay, nabago yun. And next comment natin galing kay Hazel Francisco. Be, hello! Napaka masugid nating ano to, viewer to si Hazel. Sabi ni Hazel, Clay once said, hindi sungay ang tumutubo sa'yo, kundi pakpak. Gusto ko rin yun. Nilagay ko to sa, ano ko, sa notes ko kasi ang ganda ng, ano niya, ng mga words niya dito. And sabi niya pa, goosebumps, makahulugan ang katagang to. Om Sim, thank you so much, Hazel. And pangatlo sa atin, sa shoutouts natin, si Aris Athens. Okay. Sabi niya, Julianne exemplify what subtle yet effective acting is. No need for hysteria. Walang sampalan at sigawan. Restraints words and emotions are sometimes more believable. And mahaba pa yung comment niya. Maraming salamat, Aris Athens. Gusto ko yung comment mo and I agree. And pang-apat, si Julius Amores. Parang naano ko na siya before. Pangalawang beses mo na to, di ba? Pero ang ganda ng comment mo kasi, sabi niya, it is heavy in heart, parang gusto kong sumigaw sa timpi at pagtitiis noong unang panahon. Bawat episode, pabukas ng pabukas ang puso ko sa pagmamahal sa bayan. Same! Superb emotion of Japs, real, effortless, truthfulness, and she is totally limitless. Gusto ko yan. And panghuli sa shoutouts natin, si Pawi. Sabi niya, speechless sa galing ng acting ni Julianne. I agree. Actually, lahat naman sila dito magagaling talaga. From the main characters down to the extras, sobrang galing. Pati yung mga pagkanta-kanta and all, gagaling. Okay, excited na ako guys for episode 47, so let's go, watch this. Niyo po mapapasa dyan na si Crisostom Ibarra ay pinupuri po nila. Dapat mang papurihan ang isang lalaking ganito na pinagsasalitaan ako ng kalapastanganan at idinamay pa niya ang simbahan. Pratunime, patatawarin lamang kita kung susundin mo ang ipag-uutos ng sugo ng Diyos. Binibigkas ng mga prayline, sugo ng Diyos daw talaga. Sugo ng Diyos. Pagkos ay gumagawa sila ng mga kilos na taliwas sa imahe ng Diyos. Akiwari ko, Senyor, na ikaw ay tila isang bulkan sa iyong pagsabog. Maaaring masananta ang buong bayang ito. Makahulugan ang sinasabi ng Crisostom na huwag na ituloy yung pagpapagawa ng eskwela. Hindi ko kayang wasakit na mabuting hangarin ng aking nobyo. Hindi ko kayang wasakit ang puso niya, Papa. Unti-unti mo lang natutunan ang iyong kakayahang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi sungay, Maria Clara, kundi pakpak. Yes! Gusto ko yun. Kung naisin, lumisan ng aking ihirugan ng napakataas eh. Hindi ko siya mapipigilan. Yes. Hindi basta-bastang lalaki si Sir Ibarra. Kaya hindi nakakapagtakang pusuan din siya ng iba. Araw-araw ko po na sinabi niya doon. Mapabuti ang aking sarili. Nang sa gayon ay mapabuti ko rin ang buhay ng ibang tao, pati na si Maria Clara. Handa ko pong ibigay ang aking buhay para sa bayang ito. Tiyo. Nais mong matupad dyan sa pakikipaglaban mo sa simbahan. Nagselos lalo kasi si ano, Maria Clara doon sa sinabi ni Clay, kaya hindi ko nagustuhan, pero wala tayong magagawa. Gaya ng sinabi ko dati, parang si Clay kasi parang representation natin na mga nagbabasa, tapos minsan, alam mo yun na na-in-love ka din sa karakter ng ano ng libro. Ganun din si Clay, kaya lang kinaibahan is nandun talaga siya. So, mas lalo niyang nararamdaman yung pagka-in-love, pagkamangha, and intindihin natin yung story, guys. Ganun lang.
sa pamamagitan ng iyong eskwela. Batid mo namang ng katayuan nating tinatamasa ngayon ay nakasalalay lamang sa kagustuhan ng fraile. Kaya pag-isipan mo yung sinabi ko sa iyo. Kung totoo mong mahal ang aking anak at kung gusto mo matuloy ang kasal ninyo. Grabe yun. Pinapili siya. Dinudurog niyo ang puso ko ngayon, Ginoo. Hindi lang dahil kay Maria Clara. Ako minsan ay nawalan na ng ama. At palagay ko'y ako'y mawawala ng isa pa. Tila umuulit nga ang istorya. Kaya kung ibig mo ng tahimik at masaganang buhay sa piling ng aking anak, sundin mo ang payo ko. Itigil mo ang pagpapatayo ng eskwela kan. Nang sa gayon na hindi ka tuloy ang wasakin ng mga fraile, pati na mga mahal mo sa buhay. Walang prinsipyo si yung tatay ni Maria Clara. Duwag siya. Hindi kagaya ni Crisostomo Ibarra at saka ng tatay niya. Na kung ano yung tama, dun sila. Si takot siya. Pero hindi natin siya masasisi kasi nga inaalala niya yung pamilya niya. Ang hirap ng sitwasyon. Clay? Nakita kong pumasok ka sa kwarto ni Maria. Anong ginagawa mo dun? Hello? Chosero yung tiya Isabel. Wala naman po. Bakit po? Hindi ako naniniwala. Kung ano mang ang itinuturo mo sa akin pamangkin tulad ng pagsasagot sa kanyang magulang, anong tigilan mo na dahil ikaw ang magdadala sa kanya sa kapahamakan? Paumanhin, senyora. Pero hindi naman po pagsuway ang ginawa ni Maria Clarang ipagtanggol ang kanyang nobyo kay Kapitan Tiago, hindi po ba? Yan ang dahilan kung bakit ako ay may suspecha. Kilala ko ang aking pamangkin. Hindi siya marunong sumagot sa kanyang mga magulang, kaya labis kaming nagulat nung nagmatigas siya kay Tiago. Malaki ang pinagbago ng aking pamangkin simula nung napunta ka dito sa aming bahay. Kahit isang malaking pagkakamali na pumayag ako, nakupkupin ka dito. Ikaw marahil ay isang masamang tao tulad ng ina mo na dapat ng disiplina sa'yo. Senyora! Dinami yung nanay. Huwag niyo pong itadamay ang nanay ko sa usapan na to. Iba na yan, kahit ako. Mabuting tao ang nanay ko. At pinalaki niya ako ng maayos. Pasensya na ako kayo. Pero huwag niyo sanang isisi sa akin kung sa wakas nahanap na ni Maria Clara ang kanyang sarili. Kung sa wakas natututunan na niya magtanong at ipaglaban ang kanyang mahal. Tapang iklay, grabe. Hindi po ba dapat maging pra... Ipagmalaki pa natin siya? Proud sa nang gagamitin. Ipagmalaki niyo? Lalo na kayo. Kayo po ang nagpalaki sa kanya, di ba? Koreksyon, iha. Koreksyon. Hindi namin pinalaki si Maria na sumagot-sagot sa nakakatanda sa kanya. Pinalaki namin siya na maging masunurin. Dahil alam namin na mas maraming alam ang nakakatanda kesa sa inyong mga bata na katulad mo. Siguro po tama kayo. Dahil mas nakatatanda kayo, mas marami kayong karanasan. Mas may alam kayo. Kaya mas alam nyo kung anong nakabubuti para sa amin. Pero hindi sa lahat ng oras, senyora. Oh, I'm same. I agree. Sana, ang mga pangaral ninyo ay magsilbing pakpak para kami makalipad. At hindi maging tali na magkukulong sa amin. Wow. Grabe. Sinasabi mo ba na sinisikil ko ang aking pamangkin? Wala po akong sinasabi. Kalmado lang siya. Naalala ko lang. Ang hirap nga pala maging babae sa panahon ngayon, ano? Dahil ang pinakamasakit, babae rin ang gustong dumurog sa kapwa. Ay! Paumanhin, senyora. Meron pa po akong gawain kailangan tapusin. Grabe yun. Pasensya na po kung ano man ang naging sanhi ng inyong galit. Okay, wait lang.
clarify lang natin, yung point of view ko dito, may mga punto si Clay talaga dito na valid. Hindi sa lahat ng oras, lahat ng nakakatanda sa atin ay tama. And kagaya nito, yung instance na to, lalo na dati sa panahon nila, hindi rin maganda na sunod-sunuran tayo palagi sa nakakatanda kasi alam naman natin dati na yung mga nakakatanda, kagaya ni Tia Isabel at ni tatay ni Maria Clara, takot sa mga fraile. And ikaw, kahit may bukas kang pag-iisip, hindi mo, alam mo yun, hindi mo malalabanan yung maling mga gawain kung hindi ka magsasalita. So, sa instance na to, tama talaga si Clay. Pero guys, ha, tandaan nyo, hindi dapat tayo talaga sumasagot-sagot sa mga magulang natin. Ako, pag pinagalitan ako ng nanay ko, minsan nga, kahit feeling ko, tama ako, nag-give in ako. Kasi minsan, na-realize ko rin na bata pa ako, hindi ko pa alam talaga lahat. So, depende sa inyo yan. Kayo ang tumimpla kung kailangan nyo ba talagang mag-go against sa sinabi ng magulang nyo or nakakatanda sa inyo or sumunod kayo. Nasa sa inyo yan. Kasi may free will naman tayo. Sinasabi ko lang to para hindi naman tayo, alam mo yun, porket na panood natin sa Maria Clara, ay susundan din kagad natin sa sariling buhay natin. Hindi. Kailangan maroon tayong mag-uwi ng mga bagay-bagay. So, yan. Let's go. Sorry, ang dami kong sinabi. Uy. Na-forward ko tuloy. Ang tapang ni Clay, sobrang bukas yung pag-iisip niya, kaya nakakasagot siya ng maayos. Actually, magaling pa nga siya nun eh. Ipagpapalit mo talaga ang iyong magandang kinabukasan at ang pagmamahal mo kay Maria Clara para lang sa isang eskwelahan? Hindi naman ganun yan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Omsin. Natural ay handa akong ipaglaban si Maria. Ngunit siyempre ay ganun din ang eskwela. Ah, Crisostomo. Maaari bang gamitin mo ang iyong disentido umum? At sa pagkakataong ito, maaari kang umatras. Hindi ko na kayang umatras sa hamong ito, amigo. At hindi ko kayang biguin ang aking ama. Kaya handa ka ng kasukluman ng praile at ituring na kaaway? Hindi kaaway, Fidel. Ngunit kakampi sa pagpapaunlad nito. Nais kong patunayan sa kanila na kapag nakapag-aral ang sinasabi nilang mga Indio, ay mas dadami ang katuwang ng gobyerno sa pagpapalakas at pagpapayaman sa San Diego. Makikita mo, Fidel, balang araw ay mawawari nila ang magandang layunin ko. Amigo, natatakot ako. Ngayong magandang plano mo, ako siya magpapahamak sa'yo. Nandoon ka sana at nasaksihan mo ang panunukso namin kay Idari. Nandun yung ano, membro ng Abanico Girls. Kanina pa ako nakikwento dito, ngunit sarili ko lamang palang kausap ko. May bumabagabag ba sa'yo, Maria? Naalala ko lamang inyong panunukso sa akin hinggil sa akin ito kayo. Sa napakadakilang si Binibining Clay. Hindi basta-bastang lalaki si Sir Ibarra. Sabi ko na nga ba eh. Ng kapwa, kahit matalino at mayaman siya, hindi siya nabubuhay lang para sa sarili niya. Ngayon ko lang aaminin. Ngunit marahil ay tama nga kayo. Na may lihim na pagtingin si Clay kay Crisostomo. Sabi na nga eh. May silos na naman eh. Salamat sa Diyos at sa lahat ng santo na sa wakas ay nagising sa katotohanan ng aming gawiga. Hoy! Ano na ang plano mo ngayon? Excited siya. Plano? Abay, dapat lamang na mawala na sa inyong bakura ng ahas na iyon bago patuloyang manakal. Ahas ka agad? Gawin mo ang narapat. Palayasin mo ang babae. Ay. Hoy! Bakit? Sonsolera. Ayaw ko siya mawala sa akin. Marahil ay natatakot ka lamang. Halika, sasamahan kita. And then, itigil mo na muna yan. Dalhin mo kami kay Clay. Victoria, gusto na. Ayaw kong mawalay sa akin ang isang katulad niya na mahalaga rin sa buhay ko. Ay!
Higit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Narinig niyo yun, bo. Para ko na rin siya kapatid. At napamahal na siya sa akin. Gusto ko yan. Yes! Oh. Nagulantang si Abanico Girl. Tito Seya, sabi ko na nga ba, makikipagmatigasan naman ng ulong arugante niya. Anong balak mong gawin ngayon, Santiago? Igil siya kay Clara. Umasang po ako ng magbabago pa isip ni Crisostomo. Dahil batid ko na mahalaga sa kanya ang aking anak. Crisostomo pala. Eki, Omas. Naniniwala ka pa bang magbabago ang isip ng ereheng yon? Samantalang alam niyang mahal na mahal siya at hindi siya matitiis ng iyong anak. No, Seas inutil, Tiago. Ano po bang maaari kong gawin, Reverente? ¿Qué debo hacer? Huwag mong palalabasin ang bahay si Maria Clara. Hello? At huwag na huwag kang papayag na magkakausap sila ni Crisostomo. Hello? Ikukulong? Kung kinakailangang ipartulina mo siya sa loob ng bahay, atlo. Vamos a ver. Tignan ko kung kakalabanin pa ako ng demonyo niyan. Demon, ikaw yung demonyo. Lalo na't ipagkakait natin sa kanyang makausap at makita ang sinasabi niyang babaeng pinakamamahal niya. Hindi niya iniisip yung epekto niyan kay Maria Clara na anak niya rin. Tanga. Demonyo na, tanga pa. Siyempre, susunod naman si Kapitan Tiago. Mahal mo ang estranghera at kamot itinuturing mong kapatid? Sa kabila ng nalaman mong lihim niyang pagtangi kay Crisostomo. Napakabuti mo, Maria. Hindi ba dapat ay nagagalit ka sa kanya? Oo. Dapat nga ako magalit sa kanya. Gratis. Ngunit sa totoo lang ay naunawaan ko na kung bakit siya nagkaroon ng pagtatangi sa aking nobyo. Ngunit ang aking pinagtatakay, pinilit niyang ikubli ito para sa amin ni Crisostomo. Para rin sa akin na tinutulungan din niya maging kahanga-hanga kapakipakinabang na nilalang. Ay, Diyos niya. Sikla yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pagpapasya sa aking sarili. Minulat niya ako sa mga bagay na ipinagkakait sa ating mga kababaihan, Victoria. Nang dahil sa kanya, ihigit ko naunawaan si Crisostomo. Kung bakit malapit siya rito at kung bakit nais ko rin mapalapit sa kanya. Tila nagayuma ka na at natuklaw ng tuluyan ang babaeng iyon. Tuklaw talaga. Sana'y nauunawaan mo ang iyong mga desisyon. Kung mayroon mang mabuti na idudulot ang babaeng iyon sa pananatili niya dito, yun ay para mabantayan mo siya sa mga susunod niyang gagawin sa iyo at sa iyong kasintahan. Mag-iingat ka, Maria. Ipagdarasal ko na protektahan ka ni San Domenico de Sora, ang patron na poprotekta sa iyo sa mga tuklaw ng mga ahas. Ay. Ahas talaga. Sa pagkasosolera mo, mas mukha kang ahas, girl. Si Victorina ba? Victoria, ang pangalan niya. Ang galing niyang umakting din talaga. Yung manggigigil ka din. Sa ayos ng eskwela dahil pati ang mga kabataan ay masiglang tumutulong. Mabuti kung ganun. Maraming salamat. Bueno, ako'y babalik na lamang at kailangan ko magtungo sa aking nobya upang siya naman ay aking kamustahin. Doon ang bahala dito. Bakit ba ayaw mo magpatulong dito sa Cabria? Huwag kang makialam dito, ha? Ginagawa ko ng trabaho ko dito! Ayan, mga Ginoo.
Mari bang huminahon kayo? Senyor! Bakit pati ang senyor ay hinamak mo? Ito na ang muling araw mo rito. Huwag na. Ginoo. Sigurado naman akong hindi sinasadya ng ginawa ang pangyayari. Ngayon ay pakiusap na lamang sa inyong dalawa. Nasa halip na kayo ay mag-away at magkasakitan, ay pag-usapan na lang muna ang hindi pagkakaintindihan. Maaari ba? Humingi kayo ng pamantin kay Don Crisostomo Ibarra. Madali! Pumanin po, Don Crisostomo. Pangunin po, Senyor. Bueno, kailangan ko lang umalis. Adios, Senyor. Adios. Parang alam ko na yung mangyayari, isa sa kanila ang parang mag-traidor kay Ibarra. Yan siya. Nararamdaman ko eh. Iaraw ka rin, Senyor Ibarra. Sabi. Putik na yan. Anding, para kanina yan? Ah, sulat para kay Maria Clara mula kay Senyor Ibarra. Galing kay Sir? Oh, ako na magbibigay. Ay, ako na. Sama punit. Anong kaguluhan nito? Ay. Si Anaconda Girl. Sadyang pag may kaguluhan, lagi kang nandoon, binibigay. Atribida. Gumanti. Sa Dominico de Sora, Patron del Protector contra la Mortitura de Santiago. Agat ng ahas. Ipanalangin mo kami. Nanalangin siya eh, no? Oh, ay, no. Sira ulo din sa sikla. Oh my gosh. Parang yung mga kura na ibang mga bayan. At hindi ko nais madatnan nila ang kanilang dadaanan na tila nasa lanta ng unos. Dalian nyo na. Ayan na yung magtatraidor. Ay, si ano pala yan? Ilyas. Si Ilyas yan. Okay, ikaw. Bakit ka babagal-bagal? Arregle esto. Rapido. Rapido pala yan, Ilyas. Mal-edukado. Mal-edukado. Tonto. Ano ba kamuhuli siya? Si. Hihintay na po ang taong dilaw na nais umangguni sa inyo. Bueno. Vamos. Yung ubo mo po, gamutin nyo na yan, tagal na yan. Labis ang naghihirap ang aking ama sa kamay na kanyang ingkong. Itinuring na kanyang nadugo na mas mababa pa sa hayop na aking angkan. Nauunawaan kita. Sabi sa inyo. Importante sa isang tao ang kanyang tangala. At ano sa palagay mo ang dapat malunas para mawaksi ang iyo? Nais ka aming tulungan na maibsan ang iyong nararamdaman na pugit. Pastikado. Na minanam pa sa iyong mga ibo. Ano sa palagay mo ang lunas, Indio? Magsalita. Indio pa yung tawag niya. Bastos talaga tong dalawang demonyo. Kamatayan ko. Ay, kamatayan. Kamatayan? Kano kamatayan yung inibig? Inyong dalawa. Kamatayan po ni Crisostomo Ibarra. Ano naman si Crisostomo? Oo, oh, tuwang-tuwa naman tong dalawa. Bueno. Siya. Patnubayang kalawaan ng ating mahal na Diyos. Wow! Sa iyong mga lalakbayin. Diyos na tindi nga.
Papatay ng tao, tapos pagpapalain ng Diyos? Anong kadimonyohan niya? Sige nga, damaso. Sarap mong sunugin eh, no? Padre Damaso, no entiendo. Tila kinukonsinti ng iyong reverentia ang masamang hangarin ng indio na iyon. Matarespekado, mortal, padre. Si usas de verdad tu sentido común. Tinutulungan pa nga tayo ng indyong yun para mabawasan sa mundong ito ang mga demonyong gustong sirain ang ating banal na institusyon. Ha? Entiendes lo que puede pasar kapag naipatayo ni Crisóstomo yang kanyang eskwela se va a envenenar la mente de los tontos. Tutubuan sila ng mga pangil at lalabanan na tayo. Así que, déjale al indio llevar a cabo su malvado plan contra Cristo. Ngunit padre, hindi po ba tayo rin ay magkakasala dahil hinahayaan natin ang pumatay at mamamatay? Padre, hindi ba't ang mga anghel ay lumalaban na rin sa mga demonyo? Ordeno a los ángeles que destruyeran Sodoma y Gomorra. ¿No es así? Sí, padre. Claro. Ginastify pa talaga nila. Ngayon, hindi ako makapag-intay na dumalo sa kasinaya ni Crisóstomo. Pag-untogin tong dalawang, masarap ganun yun, no? Mga demonyo. Ay, yun na nga. Nag-evil laugh na talaga siya. Pinanindigan niya yung pagka-demonyo yan. Ito, ipokrito din. Kunwari concerned pa siya, pero natuwa din. Vamos, ganito. Diyan ba talaga sila sa gubat? Halatang hindi maganda yung hangarin niya. Sa gubat sila nag-meeting. Narinig ni Elias. Yes. Buti na lang. Ma-intercept ni Elias to, yung indio na ano, na traidor. Pari ko bang makausap si Maria Clara? Oo, manindo, senyor. Ngunit sa utos po ni Kapitan Tiago ay bawal po muna kayong bumisita sa senyorita. Wrong timing eh. Mabuti pa siguro palipasin mo na muna ang init ng ulo ni Kapitan Tiago. Tama yata ang inyong amigang si Victoria. Hindi dapat mapagkakatiwalaan ng inyong kinupo. Ay! Maari niyang agawin ng pagkakataong ito upang agawin ang minamahal niyo mula sa inyo. Naging sulsulera din yung isa. Yan naman ang tiniyak niya sa akin bago kami magkiwalay kanina. Ay, kung gano'n ay, mamulot na tayo ng mga bulaklak. Oo, oh, Operation Ligaw ulit. Na maging si Miss Clay, ay handugan mo rin ng mga bulaklak? The ship is sailing! Hilay, let's go! Oh my gosh! Buti na lang may pambalansi talaga, no? Kasi na-stress na ako sa dalawang mga demonyo na Damaso tsaka Salvi. Yung sunny side up na yan, yung ipokrito na yan, tsaka yung Damaso, Diyos mio. Demonyo, no? Papatay na ng tao, tapos babaspasan pa niya. Anong kasiraan ng ulo yan, Damaso? Sige nga. Ayan guys, another day. Na nakapanood na naman tayo ng Maria Clara at Ibarra. Sobrang ganda ng mga ganap. And sa muli, ako nagpapasalamat sa lahat, lalo na sa mga OFW sa ating mga kaibigan dyan na ay naantay talaga yung reactions natin. Maraming maraming salamat. Ayan na, ngayon medyo nagsasalita na ako kasi kahapon,
tinry ko hindi magsalita, mas marami ang hindi nagandahan na hindi ako nagsasalita. Kasi before, may mga nagreklamo din na maingay daw ako. Naguguluhan din ako. Pero, mas pinili ko na lang ngayon na magsalita. Pinopost ko lang para hindi kayo maabala talaga. And reaction video naman to, so kailangan talaga magsalita tayo kung meron tayong gustong sabihin. And kung gusto niyo ng full video na wala talagang interruptions, you can go to the GMA app. Doon po tayo manood. Dire-diretso po yun, walang nagsasalita. Ayan, maraming salamat, and I hope to see all of you guys in my next video bukas. Bye!